natin ang Game 2 between Onyx and Execration. Yeah, kung makikita natin, that's Hylos. Kumaga, pinick siya ng pang third pick actually. Third pick. Tapos iniisip natin, for what is this Hylos? Pero parang nakikita ko, for Hylos, kasi tatlo silang nakaka-rival. Yun nga. So kung sandwich mechanic, tawagin na natin sandwich mechanic talaga ang gusto dito ng Execration, kailangan din nila kasi talaga pulling masandwich yung Onyx dito. But how? When yung kanilang mga frontliners, tatlo yung naka-sprint. And with a glorious pathway na ilatag mo dyan, pag nag-sprint ka, hindi ka nang nai-slow. Tama. Kumbaga may glorious pathway ka na, naka-nitro ka na nun. Tapos paglapag mo kami from arrival, may semi-sprint ka for next 5 seconds. Oo. Diba? Yun ang medyo aabangan natin kung paano nila talaga i-capitalize yung glorious pathway coming from a Hylos. Pero grabe ha, kanina nakita natin, grabe din yung medyo pag-i-invade dito ng side ng Onyx Philippines. Halos kinukuha na nila yung mga buff kanina or yung mga farms dito ng side ng Execration. Pero the first blood will be happening sa my top lane, I believe. That's the Leo Ward and the top na nakipagbalugugan doon. Nagkainitan sila dito in late. Somehow, different rotation na pinapakita dito ng Execration. Usually, the bank is already down before pa mag-1 minute. Pero mas na may unang first blood para sa kanila. Pero kanina, ang contest na itong Onyx is tinatatlohan nila ang River Crab. Pero right now, inahayaan nila mismo si Y-Solohin yung mga crab kanina. Yeah, kanina kasi sabi mo, whenever na meron silang sustain, saka sila nag-1-3-1. Yes. Pero this time, wala silang sustain dito para sa side ng Onyx Philippines. OYB News is playing Ultra right now. And, may pabulong eh. Kapag ka daw hindi support si OYB News, may tendency tumagilid ang babor. Pero tignan natin kung mangyayari pa talaga ang pagtagilid ng babor dito. Look at aggressive ang pinapasok dito ng Onyx PH. Green overextending. Wala pa kang one charge dito. Is that a main coming from the side? Uy! Dash in mga sir! Oo, ang gusto nila dito is si Wise, pero Wise so Wise. Kaya pa nilang makapatay sa panengit. Oh! Pagkat dito na binigay para kay Wise na inaabangan ng lahas ng tao at kinilig na naman ang ating mga audience dahil sa pinakita yun ni Kuya New Wise. Umagat sa kapakagat ang Execration. Kinait lang mga sir. Mas pwede naman to palagan eh. Pwede naman talagang palagan eh. Teka lang, dito daw. Sinet up lang yung stage. Sinet up sila dito. Sila dilusin sila sa eskinita na hindi nila kapisado. Wala nang labas-labas. And there you go. Then yun naman, palakad-lakad-lakad tropa natin dito si Hylos and trying to destroy this Oh My Venus. Pero mukhang lalaban yata dito yung side ng Execration. Kasi haabulin na dito si Oh My Venus. Oh My Venus is dead. Pero Oh My Siren nananakot dito sa may bandang likod. Natinuhog niya dito si Hylos. Si White mapapagpagsak dito ni May with the double kill. Pero Hylos is dead. Haabulin pa nila si Pakpet at iniinom na nga nila with the double kill din. That's a plot, my friend. Chato! Si Chato naiipit at si Chato na makadal ng harap. Damay-damay na! Damay-damay na! Execration, they got wiped out by Onyx PH. Ang galing nung ginawa ni Iyak, hindi niya pinitawagan yung Blazing Duet. Oh. Inintay niya pumasok si Pakpet, tsaka niya pinitaw yung Blazing Duet. Good positioning and good decision para kay Iyak. No? Galing-galing ginawa. 3 ang makakanya nga kills dito with a bounty hunt. Alam natin, with a bounty hunter, medyo bayad. Bayad na bayad talaga. Additional 300 gold pero wall charge binigay dito para kay Sire. Pakulo lang. Wala na buhay dito si Gate. Wala na rin mana. Tamang backaway lang. Pero it doesn't say na pwede din siya pakuhan dito ng side ng Execration. At as early as now, kalamangan nila like around 4K. Medyo nahihirapan na naman dito. Tamang event kami from Chato. Where's the follow-up damage? There you go. Inangtad. Boom, parang I think the Larmite. Fall down dito. Hindi pa tapos ang pakpakang counter edition for the side of Onyx PH. Pero si Siren, mukhang pinibigyan na lang. Napakalupit na Wise. Pero hindi nga nila dito si Green na bang. Coming from behind it. Chato to take the kill. Grabe yung lapag ng banig doon ha. Medyo clutch ha. Oo. Madulas. Nilapag niya yung S-Dex dito mga sir. Yung mga lapagan pala doon, lalapag mo yung panig mo, lalapag mo yung momentum mo kapag ka ikaw sinimay. Pero titignan natin, Execration, ano ba talaga yung mga nilalapag nila sa atin? Ano ba yung ihahain dito?
dito ng excitation sa second game, madadala kaya nila sa third game to, bro? Yun, subukan natin, sabi ng excitation, sabi, meron kami dito highway eh. Ito yung daan, oh, coming from Hilos, ito yung tamang daan, papunta sa game number 3. Ito ba? Paano yung owning PH may rollerblades, pero si May dito wala na ng blazing duwet ni Iyak Numen with a thumbs up coming from Puyo niyong Iyak Numen, pero Onyx dito talagang chinishove lang nila yung side ng execration with the wild charge inamin para mag-stable lang dito si Siren to take the third at nag-delay, pero nakakalang lang, pero napanon and pinola bola pa, napatay na nga ni Wise itong si Hilo sa the middle lane. Masyadong matagal yung ano yung ginawa doon ni Siren. Na nagtataka ko bakit i-contest yung tower na gano'n ang buhay, which is cost his life. Medyo miss, hindi ko masabi miss call yun eh. Sobrang maling decision talaga para kay Sire doon, pero ito, inahabol na yan si Wise. Yung nagigil sila dito kay Wise. Wise to, pinapawian pa. Wise mo! Napapatsak na nga dito. Ito, isa. And if the double kill mga wila sa guy, pero pari, mukhang kumakalong pa naman yung double kill. Coming from this jump, sa nilatagan lang din ng counter at Inferno. Second wipeout. Pangalang best na yan. Naging mission na ng Onyx magbigay ng wipeout against Execration. Kung ang kinakasanayan, and sabi ng Onyx PhD, hindi, sarado na natin itong 2-0. Galit na kami. Alam mo, hindi ko na maintindihan sa Execration dito. Mind you, Uya. Oo nga eh. Yung napapansin ko nga kanina, si Sire, ang gamit niya dito is yung basic emblem ng Mage. Oo, bakit naka-basic emblem? Magical defense or that's a questionable na una questionable pick, bakit sila nag-Hilos ngayon yung emblem niya. Oo, medyo nakakapagtaka din, may kitlat pa eh. May kitlat pa, may nakitlatan mo, nililiteral dito ng Onyx PH yung pick na Hilos sa side ng Execration. Ang napapansin ko din sa Execration dito, parang ang lina nila against Onyx. Diba parang hindi ito yung laro ng Execration? Nag-iba yung laro nila o mas sumobrang lakas lang ng Onyx sa ngayon. Yes, yun yung iniisip ko eh. Kasama din kasi yung drafting, diba? Mga surprise pick with the Hilos. We don't know the reason why. Pwede yung kaninang reason na in-explain natin kanina, pero hindi kasi siya nagiging effective eh. Ngayon, ito ang pinaka-downtime ng Execration. Tatlo sa kanila naka-arrival. Ngayon yung arrival ginagamit yan, pagka nag-extend yung creeps nyo, paano magagamit ng arrival kung yung mismong creeps nyo hindi na makalayo? Hindi na naman tumatawin. Ang arrival mo going lang tower to tower. Tower to tower. So, pwede ka pumunta sa tower na destroyed. I don't know if that's possible para sa side ng Execration, which is luging-lugi sila sa item. Pag naging aggressive sila ngayon, medyo mas lalo silang madadalian ang buhay nito. Yun nga yung bagong patch about arrival. Pwede kang mag-TP dun sa mga destroyed turret na. Pero hindi natin nakikita sa Execration niya na nakaka-TP pa sila, and hindi rin sila nakaka-TP kasi nga yung mga minions nila hindi na tumatawid doon sa river, hindi na nakakatikim ng tubig, kumbaga. And Onyx PH, talagang parang may ano na sila dyan eh. May dikit. Bawal lumabas. Bawal lumabas. May gate na dito. Yung highway ni ano, ni Hilos, nilagyan ng toll gate. Sabi, wala kang ticket, wala kang sticker, hindi ka pwedeng tumawid. Hindi ka pwedeng tumawid niya naman. Pero ang hirap din kasi yung highway ni Sire. Kahit may highway si Sire, wala silang pakailang. Wala silang pakailang. Highway baka mo. Sige, tataanan namin yan. Ganun ang mga highway, di ba? Pero dinaanan lang ata dito ng Onyx PH yung floor habang chinecheck ng Onyx PH yung Execration na hindi makalabas ngayon sa kanilang base. There you go. First floor goes to Onyx PH. Nakita ko nag-arrival si Jackno sa top lane and trying to be aggressive, pero hindi nila mako-convert to try to get thumbs na medyo nakapag-farm against sa Execration. Medyo mahihirapan sila. Possible makuha, pero ang daming resources na masasayang. Yeah, dami nga resources na nasasayang dito para sa side ng Execration. And speaking of resources, wala na silang nakukuha dito para sa side ng Execration. Eh, hindi man lang din makapag-farm ng maayos yung kanilang marksman. Pero Hilos, TPing, naggamit ng arrival dito sa may mid lane. Pero parang tumakbo lang na hinahabol yata dito ng the rest of the Onyx PH na nilatag yung glorious pathway. Panakbo, alam mo bro, P, kapag ang ulti mo, once a big ulti, nilatag mo, parang panakbo lang, napakasayang yan. Pero magtatakbo sila dito sa may top lane. Eh, double PH. Dying in the hands of White, nakakabol pa dito si White, pero hindi naman niya babalikan ang
ang gusto lang naman nila dito is Tori lang ang objective. Sabi, tapusin na natin to. Wag na natin paabutin na 11 minutes na ito contest. Ang kanilang base dito, mga sir, going in dito sa Irem. Medyo palakad-lakad ang time. Lord is down, but still going sa mid lane dito. Nakakuha ng Tori. Blessing to it. Kinasa na rin. Nasa ng follow-up defense from the side of execration. Dinos, agresibo! Napaka-agresibo, pero meron naman siya immortality. Buhay pa rin siya dito. Nag-ahabon nila dito. Itong si Grid. Grid is kind of good, pero not all the time. Pero bumagsak na yung dalawa. Kaso mukhang babagsak na rin ba yung kanilang Maisie? Ah! Ano naman? Medyo kumakapit. Kapit kay Pigan, pero kapit. Para kay May, hindi na lang kapit. Kasi wala siyang kapayo doon. Why is it na shutdown? And mag-isa na lang dito. Itong si Dax. Pero Iyato is still there. Sige, sasagipin kita, Brad. Kita mo, kung gaano nila nirespeto si Dilar and si Iyato, kinakat-kat nila dito si Chakto. Chakto, naiwat nga, naipin nga si Iyato. Pero, mabuhay. Linawarin na siya dito ni Iyato nila godlike. Ito ang nakakasal na makita ng galing sa likod. Pero, yung pinanggalingan mo, di lang ka din ipabalik. Oh, grabe. Yung buhay ng Tori kanina, parang pag tumantay lang yung siko eh. Papapapapasag na eh. Umapit.